Hello! Good morning sa lahat! Good morning sa mga subscriber ko at saka sa mga friend ko dito sa Hong Kong. Good morning! Eto, papakita ko na po sa inyo ang ginagawa ko every morning dito sa amo ko. Dahil wala sila ngayon, mag-general cleaning ako. Papakita ko sa inyo kung paano ko linisin ang kanilang bahay. Hello, hello, hello sa lahat ng mga friend ko dito sa Sungsyoy. Ingat-ingat po tayong lahat dahil po sa kumakalat na virus. Ang maganda, magmask po lagi pag lumalabas. Ito po, papakita ko ang aking ginagawa. Dahil wala sila, maglilinis ako. Kasi kailangan. Yan. Una, lilinisin ko muna ang kwarto ng aking amo. Nagpalit ako ng bedsheet, kaya ito. Pag may time. Ayan. Ito ang ginagawa ko pag nagpapalit ako ng bedsheet. Dapat makailangan matapos ko to bago sila bumalik lahat ng mga gawain. O, di ba? Kailangan mabilis para pagdating nila, wow, malinis ang bahay, ganun lang yun. Ganyan ang mga gawain ng mga konyang. Pag alis ng amo, linis din ng konyang. Para malinis. Ito ang kanilang kwarto. Una, wawalisin ko muna. Para maalis yung mga dumi. Ito yung lagi kong ginagawa. Araw-araw sa ginawa ng Diyos. Ang pagwawalis. Mahirap man, pero kailangan kayanin. Tapos ngayon, ang dami-daming nangangamba kasi nga dahil sa virus na kumakalat, lintik na coronavirus na yan. Pilipino kami, lalaban kami sa virus na yan. O, diba? Ingat-ingat po tayong lahat. Lagi po tayong mag-mask. Saka uminom ng vitamin C. Linis muna ako, ha? Balikan natin mamaya yung ibang kwarto. Yung virus na yan na kumakalat dito, kahit sa Pilipinas, nasa Pilipinas na. Ay, nako. Ayan ang aking mga alaga, si Momo, si Asay, si Tima. O, diba? Pati sila nilalamig. Kasi nga malamig talaga dito ngayon. Linis-linis itong aming bahay, munting bahay. Yan siya. Ngayon malinis siya kasi walang amo. Kailangan ko maglinis. Kasi dapat pagbalik nila, linis na lahat. Kasi nga, pag iniwanan ka, kailangan mong gumawa-gawa. Ganon ang ano ng konyang. Pakita mo rin na pag iniiwanan ka, hindi ka rin iniwanan na walang gagawin. Dapat iniwanan ka na pagbalik nila, maraming ginawa. Para hindi nila isipin na papetex-petex ka lang pag walang amo. Pakita mo rin sa kanila, prove mo rin sa kanila na kaya mong gawin. Kahit hindi nila nakikita, nagagawa mo lahat ng dapat gawin sa bahay nila. Yun ang isang Pilipinang konyang na buo ang loob. Kahit ang daming balakit. Yan, magpupunas ako ngayon. Punas-punas, pag may time. Lahat punasan. Pati mga ano ng dingding, kailangan punasan. Para ang virus ay malayo. Punasan ng Dettol. Binabad sa Dettol yung basahan. Ang Dettol ngayon, nagkakaubusan. Wala na masyado. Pati yung bleach. O, diba? Kaya dapat nung
hindi pa umano yung ayan na virus na yan, nakabili na. Nung isang araw, nagano ako sa palengke. Nakidampot-dampot din ako, unahan. Buti na lang, nakakuha pa ako ng Dettol. Diba? Lahat kailangan alisin para mapunasan. Para hindi sabihin ng amo kapag nasa travel sila, wala nang ginagawa ang kunyang. Dapat doon tayo maging masipag para hindi tayo mabatuhan ng mga sabi-sabi na walang magagawa ang kunya. Ang bigat nito. Ayan. Punas-punas hanggang luminis. Yan lang. Punas-punas ka lang. Dito naman sa kabila. Punas-punasan ko rin. Ayan. O, diba? Walang masyadong ano kapag talagang pinupunasan. Yan. Hanggang dingding. Ayan siya. Dingding. Saka yung mga nakalagay sa lamesa. Ganyan ang maglinis. Alisin muna lahat. Ito ang pangalawang araw na wala sila. Sa Linggo yata balik nila ako. Nagkakamali ako Linggo, Sabado, bukas. Ayan, pati yung hole. Para maganda. Tapos ibalik ang tissue. Saka yung mga pang ano-ano sa kailangan din yan. Ito hindi ko alam, to nilalagay yata sa ulo niya. O yan. Diba? Ayan, natapos ko ng punas-punas. Ngayon naman, papalitan ko ng bedsheet. Ito yung kinuha kong bedsheet. Ito. Palitan ko muna ang mga unan. O, diba? Sobrang lamig dito ngayon, mga ka-OFW. Sa Hong Kong, malamig ngayon kasi winter. Yan siya, palit-palit ng bedsheet. Pag talagang nag-aalo sila, umaalis, lahat ginagawa ko. Para pagdating nila, wala silang masabi. Gusto ko talaga ganun parate. Ayan. Konti na lang naman, matatapos na rin ako. Lapag ko muna dito. Kasi para malagay ko yung sapin. Ito. Ito rin. Lapag muna dito. Ito yung mabigat eh. Dito ako nahihirapan lagi. Kahit sobrang laki rin ang katawan ko, nahihirapan ako ditong maglagay. Kasi nga mabigat. Pag winter kasi, sobrang kapal yung ano, yung sapin, doble-doble. Ayan, papasok ko muna. Minsan pinapasok ko rin yung katawan ko dito para malagay ko na maayos. Yan siya. Labas mo yung tali. May tali kasi yan sa loob. Para nakapit siya talaga pag nilagay mo. Yan. Wala muna akong vlog ng luto ngayon. Kasi nga wala akong iluluto.
wala rin kakain masyado, ako lang tao dito. Kaya mga linis-linis muna ang vlog ko. Sa mga nag-aabang ng vlog ko sa lutot, standby lang kayo dyan. Baka sa susunod na linggo meron na. Kasi nga wala pa akong amo. Sayang din, walang kakain. Maraming nagugutom ngayon. Ayan. Kaya vlog-vlog muna, linis muna. Sa mga subscriber ko dyan, thank you! Sa mga nagsishare ng aking video, kumadre, thank you! Mga friend ko dito sa Hong Kong na nagsishare ng aking video, thank you, thank you, thank you! Patuloy nyo pong share ang aking video, like nyo po, subscribe sa aking ate, sa aking mga pamangkin, thank you, sa aking sisi. Sa lahat ng friend ko dito sa Hong Kong, na nag-share ng aking video, mga vlog, thank you so much. Ayan. O, diba ang lakas ko? Kailangan mo kasi siya i-ganon para maano yung ano niya, pit-pit niya. Ito na lang, isa na lang. Hinihingal na ako. O, diba akala nyo madali ang buhay OFW? Hindi. Ang hirap-hirap ng buhay ng OFW. Kala nyo lang yun. Sa mga hindi nakakaintindi sa amin, na sinasabi nila ang OFW maraming pera. Maraming pera pag okay yung pamilya mo na dinagastos nila na okay. Oo, malaki ang sahod ng OFW, pero sobrang hirap sa emosyonal. Kasi malayo ka sa pamilya mo. Mga anak mo, lumalaki, wala ka. Diba? Hirap ka na dito sa trabaho, hirap ka rin sa emosyonal. Pero kaya mong tiisin kasi kailangan eh sa mga ng mga anak mo, sa mga pangarap mo, para sa pamilya mo, gusto mong makatulong sa mga mahal mo sa buhay. Kaya, para sa akin, masaya na ako sa ginagawa kong OFW ako kasi nabibigay ko yung ano ng anak ko kailangan. Titiisin ko para sa anak ko. Mabigyan ko lang sila ng magandang kinabukasan, hindi nila maranasan yung naranasan ko dati. Ganun lang, kahit mahirap. Ito na yung trabaho na pinasok ko. Ito yung trabaho na alam ko makakatulong sa amin. Amin, nagdadrama ka, an? Sorry po mga ka-OFW. Sinasabi ko lang yung katotohanan. Para alam din ng lahat na lahat ng OFW hindi biro ang pinasok na trabaho. Ang hirap-hirap sa nabubulol. Ang hirap-hirap dito. Ayan, iyak na tayo niyan. Maglinis ka na lang, an. Huwag kang umiyak. Ayan po, pag walang makasama. Thank you po sa lahat. Ito po ang aking ginagawa lagi. Maglinis ng bahay. Mag-alaga ng aso. Magluto ng hapunan. Hapunan lang po niluluto ko. Walang tanghalian, walang umagahan. Kasi mag-isa lang po ako dito sa bahay lagi pag umaga. Para sa akin lang yung lulutuin ko. Paggabi naman, ayun, marami ako niluluto. Apat na putahe, minsan tatlong putahe, ganun. Hirap na magpalit ng bedsheet. O, diba? Sa test na, pinag-aralan pa to. Itong pagpapalit ng ganito, nahirapan nga ako dun eh. Sinasabi ko lang yung totoo. Kasi,
mahirap pag sa TESDA. Ang daming kailangan mo i-memorize. Pero pag dito naman, nandito ka na sa ano, abroad, wala naman. Hindi naman inaano ng amo kung bakit ganyan ang na-bedsheet mo. Pinag-aralan mo ba yan? Hindi naman ginaganon. Pero na ano ako kasi, hinahanda tayo ng TESDA. Naunawaan ko naman. Kaya lang, minsan ang mga profesor ng TESDA, ang daming ano, minsan nga nanginginig na ako pag ano na eh, actual na eh. Naranasan ko yan sa TESDA, nanginginig. Siyempre kabado, ganun naman eh, pag kinakabahan ka, o diba, meron pang makapal na ano, kumot. Ilalatag ko yan, diyan. Tapos, ilalatag ko rin yung isa mamaya. Ito kasi yung mainit na kumot. Para pag inano ng amo ko, makonfort sila kaagad. Ayan, hinihingal na ako. Hingal na ako. Isa pa lang to, meron pang dalawang kwarto. Ayan siya. Tapos, papatong ko to. O, diba? Hirap. Hello, hello sa mga pinsan ko dyan sa Zambales. Nood po kayo ng aking vlog. Share nyo po sa mga pamangkin ko. Share nyo po lahat ng aking binablog. Ingat po kayo lahat dito sa Hong Kong. Maraming salamat po sa panonood ng aking paglilinis ng kwarto ng aking amo. Ayan na po, malapit na pong matapos. Thank you po sa ulitin. Share po kayo, like, saka subscribe sa aking channel. Annalyn Upitina sa YouTube po. Annalyn double N. Thank you. Sa susunod ulit.